Hello guys, welcome ulit tayo dito sa ating tutorial sa Forex Trading Strategy, okay? So may mga video tayo about crypto, mayroon din tayong video about Forex, alright? So itong video na to guys, continuation po ito. Sasagutin lang po natin yung mga katanungan sa isa sa mga subscribers natin. Siguro ganito din po yung tanong mo. So kung, ang tanong niya dito, sabi niya is, paano daw natin i-recover yung loss ng buy gamit naman ang sell trade? Alright? So itong video na to guys, kung baguhan ka pa dito sa video na to, kailangan panoorin niyo po yung part 1 kasi part 2 po ito. Alright? Kasi di mo maintindihan kung didiretso mong panoorin to kasi medyo malayo-layo na po itong discussion na to. Okay guys, so kung baguhan ka pa dito sa channel na to, huwag mo nyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-ring the notification bell para masundan mo yung mga videos na itunuturo natin dito sa strategy about Forex and crypto, right? So marami tayong tinuturong strategy. Okay guys, so back to my screen. So ituturo natin doon kung paano natin i-recover yung loss ng buy gamit naman ang sell trade, alright? Okay guys, so nito po ako sa screen ko guys. Ayan. So i-recap lang po natin yung previous discussion natin about sa paano ma-recover yung losses ng martingale strategy. Alright guys, so kung ganito yung situation mo ngayon, ayan, bagay ito sa'yo, alright? So ganito dati guys, so meron kang buy at saka meron kang sell. So normal strategy, sa martingale strategy, hedging martingale strategy. So the previous video, meron tayong L1 na 0.01 na tinitrade ng EA mo or yung robot EA mo. Tapos nag-open siya ng level 2 na 0.02 naman. Kasi times 2 yung ano nito, multiplier, right? So sa L3 naman is 0.04. Tapos sa L4 is 0.08, alright? So total ang nagamit na pips dito sa trading na to guys is 150 because kada level nag-open siya ng 50 pips. So depende sa EA mo, depende sa robot na ginagawa mo. Minsan sa robot kasi na ginagawa ko, minsan ginagawa ko 100, depende sa bito dito 50 lang yung inano natin. So kung gusto mo pala yung strategy ng EA about sa Forex Trading Automation, meron pong link dyan sa baba. I-download nyo lang po. Meron pong free trial dyan. Alright? So, ito guys. Gayun guys. So, ang tanong is, magkanong losses mo dati sa previous tutorial natin is, sa L1 to L4, itong L1 na to hanggang L4 dito, so, 15 USD po yan. Bakit? So, every 50 and 50 is 150. I-multiply nyo po ng 0.1. Sa real market, ang 0.01 is 0.1. So, meron kang losses na $15. Alright? So, sa L2 naman, 0.02 hanggang 0.02 hanggang 0.08 means sa L2 to L4, so, meron kang losses na 20 USD. So, sa L3 naman is 0.04 is equivalent to 0.4. So, multiply mo ng 50, 20 USD din yung losses mo. So, total na nilos mo dito sa ganitong strategy is -55 US dollars. Alright? So, ngayon guys, anong strategy natin para ma-recover to ang losses mo na to gamit naman yung sell? So ngayon guys, ang kung ganitong sitwasyon ng EA mo, sa trading ng EA mo, ang sunod na gagawin natin is kailangan i-manual trade mo siya para ma-recover mo, ha. Panoorin yung part 1 na video, tinuturo ko po doon, alright? So ngayon guys, ang unang gawin muna natin is bago tayo, pag na-hit na niya yung 150 pips na L4, kailangan kalkulahin mo yung ilang lot size yan, alright? So calculate natin. So sa L1 is, meron kang 0.01, total 0.01 plus 0.02. So kailangan lagi tayong calculate dito kasi mahirap matalo, di ba? Okay, 0.04. Okay? 0.08. All right.
Okay? So, kuha na muna tayo ng calculator. Alright. Para maintindihan natin, kailangan step by step natin gagawin. Okay? So, 0.01. Okay, sorry. 0.01 plus... Ano yung calculator? 0.01 plus 0.02 plus 0.04 plus 0.08. Alright? So, meron kang 0.15. Alright? So, okay guys. So, meron kang 0.15 dito na overall lot size na ginagamit. Okay, ibig pong sabihin nito guys, bawat movement mo dito is 1.5 USD per movement. Okay? So, in case na continue ang pababa nito, ang overall losses dito sa from L1 to L4 is kada move ng market is every pips is 1.5 USD po ang calculation niyan. Alright? So, per movement ng buong account mo dito sa kung sa isang pair lang to. Alright? So, ganun po ang ano niyan, ang calculation. So, ngayon, mayroon kang 0.15 dito. Dati sa isang video, ang ginamit natin doon is paano natin i-hedging. So, eto, hedging din natin gagawin natin para ma-recover mo. Mag-open tayo ng, siguro, pagdating ng dito sa L4 na 0.8, next na gagawin mo is, after 20 pips, dito sa baba na ito, 20 pips, alright? So, sundan nyo po ah. After 20 pips, kailangan maglagay ka ng sell stop dito, alright? Sell stop. Hindi po to SL ah. Sell stop. Alright? Alright? So, sell stop. Ano pong purpose ng sell stop? So, ang purpose ng sell stop, kung in case na continue pa ang pagbaba ng market, automatic niyang i-open yung trade na yun. Alright? So, magkano po ang sell stop dito? Kailangan, kung gusto mong gamitin, kasi napansin mo ang market, continuous ang pagbaba, talagang baba ng pababa, no? So, kailangan ang sell stop mo dito, 100% ang gagamitin mo dito, right? So, paano ang 100% dito? So, kailangan lalagyan mo ng 0.15 dito na lot size. Katumbas ng lahat ng trade na to, right? Lahat ng losses na to. Alright? Katumbas niya yung buong lot size na yan. Alright? So, yun po yung gagawin natin. Kasi, wag sobrang malaki. Kasi nga, pag sobrang laki, sabihin natin, ita times 2 mo agad dito sa sell stop na to. Sa sell hedging. Ito yung hedging natin, ha? Okay? Ito po yung hedging natin. Huwag mong masyadong lakihan na diretso na times 2. Alam mo kung bakit? Kasi pag in case na hinit lang niya dito, tapos bumalik yung market, pag ganun, so ang mangyayari, malulose ka naman. So losses naman ito ngayon. So ang gagawin mo is, i-consider mo muna na hindi mag-open ng 100% ng times 2. So kailangan, okay? So, delete mo natin yun. Okay, so kailangan, ang gagawin mo is, maghintay ka muna ulit ng another 20 pips dito. 20 pips ulit. Confirmation. Bantayan mo rin yung support and resistance bago ka mag-open ng kung saan yung support and resistance. Doon mo ilalagay yung 20 pips na sell stop ulit. Okay? Sell stop ulit dito. Paano ang hedging sell stop ng 20 pips? Again, another 20 pips. So, ganito po yan guys. Ang ginagawa ko po is support and resistance. So, the moment na ganitong style ng continuous pababa, di ba, ganitong market. Tapos, bumalik, konti.
Tapos pag bumaba ulit, ibig sabihin ito yung resistance niya. So pag bumaba ulit, ito naman yung support. Okay? Ito yung support. So pag sobra dito yung base sa market, kailangan magbilang ka dito ng another 20 pips. Depende po yan, pero normal ang ginagawa ko para ma-save talaga yung account ko. Kailangan maglagay ulit ako dito ng another 20 pips. Ito yung 20 pips. Okay, ito yung support. Ibig sabihin, yung previous support dati na breach na niya yung previous support. So potential na bababa pa siya ulit dito. Alright? So ganun pa ako mag-trade, guys. So kasi di natin alam yung market kung saan talaga siya pupunta. Alright? So i-delete muna natin 'to, okay? Para okay. So ganun po 'yun. So doon mo ilalagay yung another 20 pips muna, another sell stop naman. Alright? So sell stop. So ibig sabihin po, palatandaan na ang market potential na continuous pa ang pagbaba niya. Alright? So another, magkano po bang ilalagay mo dito para ma-recover mo lahat? Okay? Ang ilalagay mo dito is 0.15. Alright? Another 0.15. Bakit? Kasi nga po, pagdating dito sa first resistance ng trade na to, pag bumalik dito, so 0.15 lang yung naiwan sa iyo kasi nga, okay, close muna natin. Di pa na i-open to eh. All right? So hanggang dito lang. So once na ang market, so ngayon ang ano nangyayari dito sa L1, L2, L3, L4? So nakahang na lang siya. So hindi mo pa siya i-close. Nakahang na lang muna siya. So take time nga lang to, guys. Medyo take time. Pero at least hindi masusunog yung account mo. Hindi ma-wipe out. Alright? So, mag-hold na siya kasi mayroon ka ng sell dito eh. So, pag bumaba dito, na-hit na niya itong sell stop na to. So, maging sell na siya. Alright? Okay? Sell na to. So, another sell stop ulit. Nilagyan mo ulit ng sell stop, diba? So, pag continuous ang market, na-hit ulit yung... Wait. Pag continuous ulit yung market, na-hit ulit yung another sell stop na 0.15. So, ito na yung magkikiri over sa losses mo. Alright? Sa previous loss na itong L1, L2, L3, L4. So, ngayon, ang tanong is, para ma-recover mo yung lahat ng losses na to, magkano ang... ilang pips ang kailangan niyang ibaba para ma-recover mo siya lahat, alright? So ngayon guys, kung na-hit na yung sell stop na yan na 0.15, kailangan mo lang dito is ito guys. From here to here, kailangan mo lang dito is 40 pips. Alright? Kailangan mong mag-earn nito ng 40 pips dito. Alam mo bakit? Okay. So, okay guys. So, from here guys, naalala niyo po dito from L1, L2, L3, L4, ang total losses mo is minus 55. Okay? Minus $55. Tapos, hinaging mo siya neto. So, wala na siyang losses. So, nakastop yung losses mo sa minus 55. Alright? So, ngayon, na-hit, gusto mo recover, gamit naman yung sell stop na yan, sell para ma-recover yung previous losses mo kung continuous pa ang market, ha. So pag na-risk na yung support level, right? So ngayon sa 40, okay, calculate natin, ha. 40 multiply by 1.5. Remember, itong 0.15, ang kada movement niyan is $1.5, right? So, kuha muna tayo ulit ng calculator. Nawala yung calculator ko ulit. Ayan guys. So, medyo magulo. Ayan. So, calculate muna natin ulit. Saan pa medyo maganda? Malinaw. Alright. Yung sulat kasi natin magulo. Okay. So, 40 multiply by 1.5 equals $60. So ito guys,
So para ma-recover mo siya, kailangan mo siya ng 60 USD, di ba? Kailangan mo ng 40 pips, all right? At 1.5 or 0.15 lot size para ma-recover mo ang $60, okay? So sa previous losses mo, ito positive na to. Sa previous losses mo na minus 55, so minusan mo ng 60 plus 60, so kumita ka pa ng $5, di ba? 5 USD earn. Plus, meron ka pa dito na 0.15, meron, ito kumikita din to guys. 20 pips, alright? So kikita din ng $30 yan, plus 30 USD din yan. Okay? So, depende na sa'yo, kung makikita mo na positive na siya lahat, makikita mo naman sa MT4 mo yan, sa phone mo or sa PC mo, kung positive na siya lahat, pwede mo siyang i-close lahat. Lahat ng trade na yan, from L1, L2, L3, and L4, pati yung mga sell na, eto, wala, hindi natin yung maging stop loss na yan kasi na-hit na yan. So, lahat ng sell na yan, i-close mo na lahat, then, wala ka ng loss at nag-earn ka pa. Alright guys, so sana na-gets nyo, naintindihan nyo yung strategy na to. Kung martingale strategy ang gamit mo or ganitong style, hedging martingale strategy, pwede nyo subukan to sa demo. So huwag nyo munang gawin ito sa real account, pwede mo sa demo, alright? Pero kung meron ka nang naka-trade ngayon at EA ang gamit, pwede mong subukan to. Basta wag kang mag-over lot size. Baka nilagay ko dito 0.15, lagay mo dito $3 lots. And then patay na. Alright? So delikado ang account mo. Kaya kailangan i-maintain niyo yung lot size mo, do proper calculation. Kailangan alam mo yung ginagawa mo kasi pag hindi mo alam mo yung ginagawa mo kung magkano ang potential loss o sa ganun. So, ang mangyayari is, kakabahan ka, tapos, hindi mo na alam gagawin, yan, ma-wipe out yung account mo, right? Okay guys, so kung may mga tanong kayo, magtanong lang po dito, katulad nung sagot po ito sa mga tanong ng subscribers natin. Kung naguguluhan kayo, pwede kayo mag-comments dito sa channel na to. At kung kailangan mo ng EA or robot strategy para dito, katulad nito, pwede ka mag-download sa baba, may link po dyan para pwede mong i-download yung robot na yun, alright? Ganitong strategy. Okay guys, so maraming salamat, thank you, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para masundan niyo po yung mga tutorials natin dito sa channel ko, Dong Ragudo, at sa kung mahilig ka mag-crypto, nagki-crypto din ako, marami kong strategy na sinishare sa crypto, at saka sa Forex, especially, dito tayo lumaki, alright? Okay guys, so maraming salamat. Thanks a lot. Thank you.